medyo hindi mainit. Okay naman. Ayan. Praise God. Ay, wala pala akong pang... Mamaya po yung mga leaders, meron po tayong meeting mamaya. Dahil July na. Praise the Lord, ating anniversary month. At medyo minug natin. July 16. Amen. Excited na po ba tayo sa mga mangyayari? Praise God. Ang ating pong topic ay, alam niya, Hallelujah anyhow. Hindi inihaw, ha? Kahit anong mangyari, praise God, kahit anong mangyari, papuri pa rin sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At ako'y natutuwa na binigay ito sa atin ng ating Panginoon. At sino pa ba yung pinakamagandang example, kapatid, nang dumaan sa pagsubok pero hindi nawala yung kanyang paglilingkod o pagpupuri sa ating Panginoon. Walang iba, si Hug, mga kapatid. Kaya dito, kinuha po natin yung sinabi niya, Job chapter 2, verse 10, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Grabe, ano? Amen. Yung faith. Kung malaman nyo yung context, mga kapatid, maganda yung pagdumadaan tayo sa mga problema. Magandang basahin yung libro ni Hope. Yung hindi mo na alam yung mga nangyayari sa buhay. Lord, ada, hindi ko na alam kung ano nangyayari, Lord. Ito yung magandang libro, mga kapatid. Hope. At ito yung encouragement na makukuha natin. So ito po yung isa niya sinabi, mga kapatid, nung sinabi ng asawa niya na takwil mo na yung Diyos mo, magpakamatay ka na. Grabe yung asawa, no? Kaya sa mga, hindi siguro Kristiyano yan. Yung asawang ganun. Okay, kaya sa mga babae, ano po, mag-asawa, huwag niyong papatayin yung anak. Eh, yung inyong ano, asawa. Pinakamagandang payo, hindi yun magandang payo. Kaya sabi ni Hub, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Praise the Lord. So, yan po mga kapatid, yung ating ibibase po natin, yung ating pag-uusapan ngayon. At alam niyo mga kapatid, yung word na hallelujah kung saan galing? Hallelujah. Kung anong meaning, hindi po yan English. Yung hallelujah. Ito po ay maraming translation, pero siya ay mula sa Greek at Aramaic. Mga ganyan, mga batid. At ito po yan, ibig sabihin, hallelujah means praise the Lord. Kaya pag tayo ay umiimik ng hallelujah, purihin ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin po nun. Hallelujah means praise the Lord. This is the word. This word is made by putting together two Hebrew words. Hallelujah meaning praise, and Yah for the name of God, Yahweh or the Lord. Sa Old Testament, kasi sa Old Testament ay hindi pa ibinibigay po yung pangalan ng ating Panginoon. So gumagamit po sila ng mga iba pang alternatibo na pwedeng i-describe sa ating Panginoon, katulad ng Adonai, Elohim, ay mga El Shaddai, ano pa yung iba't ibang mga ginagamit po ng mga tao sa Old Testament para i-describe ang ating Panginoon. So yung Yahweh ay ano po yan, kumbaga nilagyan na lang yan, pero hindi po talaga alam kung ano yung tunay na pronunciation po sa, kasi sa kanila walang, ang tawag dito sa AE, vowels kasi sa nila yun eh. Vowels, wala silang vowels, mga kapatid. So yan ay YHWH. So hindi po nila alam kung paano bigkasin yun, mga kapatid, sa mga Israelita. Hindi po nila, hindi po talaga nila yan inano, pag dito, hindi sila nag,
baga, tinatry na banggitin. Kasi kasama din yan sa Ten Commandments, mga kapatid, na huwag mong bibigkasin ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kabuluhang bagay. So, kaya pag tayo ay natatalisod, nadadapa, pakibawa, Jesus name. Huwag ganun, mga kapatid. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos ay, ang pangalan ng ating Panginoon ay, ano yan, masyadong precious yan. Hindi yan basta-basta bibigkasin po natin sa mga bagay na walang kabuluhan, mga kapatid. Yung iba ay Diyos ko po. Siguro pwede yun. Kung yung Diyos naman talaga eh. Diyos ko po. Nabubo. Amen. So, ayan. Hallelujah, yan pong ibig sabihin. Two Hebrew words na pinagsama. Hallelujah, ibig sabihin ay praise. Yung ya ay Lord. So, pag pinagsama, praise the Lord. Yan pong ibig sabihin ng Hallelujah. Amen. So, yan din po yung sa Revelation, makita po natin, ito rin po yung ginagamit po ng mga niligtas, mga nagtagumpay po doon. So, meron din po mga haka-haka lang, ano, baka ang lingwahe sa langit ay wikang Hebrew. Ano po? So, kung malalaman po natin in history, yung wikang Hebreo, mga kapatid, ay matagal na po yung nawala. Pero dahil sa scripture, mga kapatid, sa mga nahukay po nila, nabuhay po uli yung Hebrew word. Ano po? So, ginagamit po ito ng mga Israel o sa Middle East, mga kapatid, mga Israelita. So, ayan. So, may mga pasapantahan lang, mga kapatid, na siguro ito po yung lingwahe sa langit. So, ano pa man, para kung gusto po natin malaman, ay di magpursige na lang po tayo para pagdating natin doon ay Hebreo nga. Alin yung Tagalog, may isang part doon na Tagalog pala. Hindi natin alam. So kung gusto nating malaman, ay magtapat po tayo para malaman po natin. Sabi nga nung isang mangangaral mga kapatid sa preacher dati, kung may tanong kayo kay Lord, antayin niyo mapunta kayo sa langit doon, itanong niyo lahat ng gusto niyong itanong. Pero pag hindi kayo napapunta sa langit, mahirapan tayo magtanong. Amen. Alam natin na may dalawa lang patutunguhan ng tao. Kung gusto nyong maitanong lahat ng katanungan nyo, siguraduhin nyong sa langit po tayo pupunta. Amen. So, sa tuwing sinasabi po natin yung salitang ito, dapat talagang maintindihan po natin kasi minsan, yung hallelujah, ginagawa lang nilang ano eh. Normal word, mga common na salita, mga kapatid, na hindi po talaga nila alam kung ano yung ibig sabihin. Amen? So, may mga pagkakataon po na, halimbawa, sa mga hindi mananampalataya, palibasay sa atin, lagi po naririnig itong mga word na ito, salitain po natin, amen, ginagayan ng mga hindi mananampalataya at ginagawang pangtuya sa atin, ay yung mga hallelujah. Pero ngayon naman, hindi na po sila ganun. Ano po, malaki na po ang respeto po nila sa Christianity. Amen. Kasi maging yung mga nasa taas, ay marami na rin pong mga nagiging Kristiyano, mga kapatid. Kahit yung mga iniidolo po nilang mga artista o mga celebrities na sa politika man yan o saan man, mga kapatid, marami pong nagiging Kristiyano na. So, pinoproclaim po nila, hindi na po sila tinatago yung kanilang pagiging mananampalataya. Though, sila po ay, kumbaga, may pananampalataya, kulang pa. Ano po, kulang pa rin, mga kapatid. Pero at least, nandun po yung malaking factor na ipinapahayag po nila na sila po ay Kristiyano. Malaking puntos na po yan. Amen. So, kaya yung pagtutuya sa mga Kristiyano, nag-iiba na ngayon eh. Hindi katulad sa mga unang mananampalataya, aninida, ano po, sa mga panahon nyo, talagang grabe yung discrimination. Pag sinabing Kristiyano ka, lulukohin ka. Ano? Sila ni Nida mismo ang nakaka si marami siyang kwento. At salamat sa ating Panginoon dahil sa panahon ngayon, iba na po naninida na po, iba na. Iba na. Ay may nakikita na po 'yan yung pagkilos ng ating Panginoon. So, sa tuwing sasabihin po natin itong word na hallelujah, mga kapatid, kailangan mag
maintindihan po natin para maitama po natin kung kailan at kung nararapat bang sambitin yung word na ito, mga kapatid. Amen. Sa tuwing binibigkas po natin ito, kailangan na sa isipan po natin, malaman natin na itong word na ito ay pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Pagpupuri sa ating Panginoon. At pagpapasalamat, ganun din. Isa rin itong pagpapasalamat. Sino yung ano dito? Yung kanilang nagiging habit, mga kapatid, pag pagising nila sa umaga, pag-inat, hallelujah. Ha? Nagpapasalamat ka sa ating Panginoon dahil meron ka pong lakas. Nagising ka pa. Pwede ito po ano. Nagising pa po tayo. Kaya minsan, pagkagising natin, nagpapasalamat agad tayo sa ating Panginoon. Talagang habang naon, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kasi natutuwa po tayo dahil meron pa po tayong lakas na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. So sa tuwing binibigkas po natin ito, ilagay po natin sa ating isipan na ito po'y pagpupuri para sa ating Panginoon. Word of praise, mga kapatid. Amen. So, hangga't maaari ay maramdaman po natin yung bigat ng pananalitang ito. Ito hindi basta-basta. Ito ay pagpupuri, mas lalo na sa ating mga nakakakilala sa tunay na Diyos. Amen. Mas maganda talagang magpuri sa Diyos na kilala po natin kaysa dun sa mga Kristiyano pero hindi pa nila lubos na kilala po ang ating Panginoon. Tayo meron talagang, masabi natin, may bigat po yung ating pagbibigkas po nito kasi kilala natin kung sino yung Diyos na pinupuri po natin. Amen? Kasi yung iba, talaga, dalawang Diyos nila. Ang hirap magpuri sa dalawang Diyos. Hindi ka na makasunod sa isa, meron pang isang susundin. So sa atin, mga kapatid, hanggat maaari, maramdaman po natin yung bigat ng pananalitang ito sa tuwing bibigkasin po natin, ito'y pagpupuri para sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen? Kaya, pag tayo ay nagbigkas ng hallelujah, di ba, pag may mga preaching or may mga puntos o sa mga testimonies, mga kapatid, pag ikaw ay na-encourage, kumbaga tinamaan ka, na-encourage ka, mga kapatid, talagang napapahaleluya tayo minsan eh. Kasi out of expression po natin na pinapasalamatan ng ating Panginoon, talaga, praise the Lord, tunay yan. Hallelujah, tunay yan. Di ba, mga kapatid? So, kailangan laging may tukoy. Ayan. Yung pagbigkas po natin, laging may tukoy, mga kapatid. Hindi yung basta masabi mo lang. Amen? Huwag yung ganon. At minsan, alam ko mga kapatid, marami sa ating dumadaan sa mga pagsubok. Ngayon, ang ginagamit din po natin ito, pag dumadaan po tayo mga iba't ibang sitwasyon, nahirap po tayo. Amen? Pagtatanungin po tayo, sino yung mga dumadaan ngayon sa sitwasyon na hirap na hirap po tayo sa ating kalagayan? Hindi po natin alam kung ano yung ating gagawin, kung paano, o ano yung nararapat natin gawin. Sino yung mga dumadaan ngayon, mga kapatid? Marami, marami dumadaan, mga kapatid. Kahit hindi nyo naitas ang kamay nyo, given na po yan, buhay tayo eh. Amen. Hanggat buhay, meron po talagang dadating na problema at pangapagsubok para itest yung ating kakayanan. Lahat po naman yan ay para po sa atin. So, meron din akong nabanggit po sa inyo yung ang kaibahan ng problema sa pagsubok. Natatandaan niyo pa yun, mga kapatid? Ano yung pagkakaiba ng problema sa pagsubok? Ayun. Alam pa nung iba. Ang pagsubok, ito ibigay ng ating Panginoon, subukin yung pananampalataya natin. Yung problema, kagagawan po natin yan. Problema mo yan eh. Gumawa ka ng hindi tama eh. Problema yan. Amen? Tama po ba? Yan. Kaya wag mo sabihin laging pagsubok kung ikaw ang may gawa ng problema yan. Amen? Nag-drive ng sira na pala yung ano? Rim. Talaga problema yan. Bibigay talaga yan, mga kapatid. So sa atin, hindi natin pwedeng isisi sa kaaway yung ginawa naman po natin. Ngayon talaga, minsan kasi ang hilig natin manisi, hindi natin alam
Tayo pala ang may gawa. Problema pala natin yun. Amen. Sino nakaka-relate dyan? Sino mga tinatamaan dyan? Ninisi ka pa, problema mo naman. Ako'y taka, nagsaing ka, hindi mo binantayan. Ano po magiging resulta nun? Sunog. Kape. O, pwede yung pangkape. Kaso ang hirap magsilsil nun, ano. Coffee mate na lang kulang. Hindi ka pala nagsaing. Ano ka pala ng kape. Amen. So, sino yung mga nakakaramdam po nito? Magbibigay ako ng mga emotion, yung mga pinagdadaanan po natin. Yung pakiramdam na ubus na tayo. Sino nakaramdam ng ganyan? Wala na eh. Wala na talaga. Ubus na po tayo. Yung pakiramdam na isang pagsubok pa, bibigay ka na. Sino kaya nga? Sino may ganyan? Mga nakangiti kayo, parang nakaka-relate kayo. Yung pakiramdam na naghahanap po tayo ng kalakasan, ngunit hindi po tayo makatagpo o makahanap. Naranasan na ba natin yan? Mga bata-bata pa siguro, hindi pa naranasan. Sila Rio, hindi pa yan. Pero sa atin na talagang dumadaan na sa mga ganito, yung pakiramdam po na hindi lahat umaayon sa kagustuhan po natin. Parang lahat ng direction ay palayo. Parang isusubo mo na lang, nalaglag pa. Parang ganyan. Ice cream na yun eh. Ice cream na yun, nalaglag pa. Yung sa ating buhay, mga kapatid, di ba, yung hindi umaayon, ang hirap baga na mga kapatid sa pakiramdam, hindi umaayon, yung talagang gusto mo naman talagang gawin yung nararapat, pero parang yung mga nasa paligid natin, hindi umaayon. Masakit din po yan. Tapos meron pang isa, yung pakiramdam na impis na encouragement, discouragement ang dumadating po sa atin. Amen? Sino nakakaranas po ng ganyan? May kilala po tayong ganyan? Tao? Ayaw po, Pastor. Kilala ko sarili ko. Ako yan. Ako yan. Yung mga nabanggit, ako yan. Pero sa mga may kilala po tayong tunay na naranasan yan at nagtagumpay siya, yung taong nagtiis para sa pananampalataya. Taong ipinakita kung ano yung tunay na pananampalataya. At kilala po natin yan. Ito po yung ating karakter, mga kapatid, si Job. Amen. Wala naman siyang ginawang mali sa ating Panginoon. Amen. Wala siyang ginawang mali sa ating Panginoon. Pinapakita niya nga, araw-araw siyang naghahandog, hindi lang para sa kanya, maging sa kanyang mga anak, sa kanilang pamilya, pero dumating pa rin at naghantong, mga kapatid, sa mga ganitong sitwasyon na si Job ay dumaan pa rin sa iba't ibang pagsubok, sa matitindi pang pagsubok, mga kapatid. Kaya sa ating mga mananampalataya, hindi ibig sabihin tapat tayo sa ating Panginoon, hindi ibig sabihin na yung paglilingkod natin sa ating Panginoon ay nandoon, mga kapatid, namamayagpag. Hindi tayo makakalagpas sa mga pagsubok na pwedeng ibigay po sa atin ng ating Panginoon. Isa po ito si Job. Hindi definition, mga kapatid, yung iyong tapat na pananampalataya sa ating Panginoon, na meron kang ministry, na meron po tayong mga ginagawa sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Hindi po ito pwedeng sabihin natin, Lord, gumagawa naman ako eh. Subject pa rin po tayo sa mga pagsubok. Tandaan nyo po yan. Amen? Lagi po nating isaisip po yan na ang bawat isa po sa atin subject pa rin sa pagsubok. Nandito pa tayo, wala pa tayo sa langit. Sa langit, wala ng pagsubok. Pero hanggat nandito po tayo sa lupa, meron po talaga yan. Kahit grabe pa yung ministry na ating ginagampanan, kahit yung ating pananampalataya ay talagang masasabi po nating napakaganda sa harapan ng ating Panginoon, subject pa rin po tayo sa pagsubok. Naramdaman, naranasan po yun ni Moses, naranasan ni Abraham, mga kapatid,
ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, Abednego, kahit tapat po sila sa ating Panginoon, dumaan pa rin po sila sa mga pagsubok. Huwag po nating ilalagay sa isipan natin na okay naman yung pananampalataya ko. Mas maganda ngayon, dumadaan po tayo sa pagsubok, mga kapatid, kasi mas lalong nagiging dalisay po yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Hindi ibig sabihin malakas ka ngayon, malakas ka bukas. Hindi ibig sabihin na pagtagumpayan mo ngayon ang iyong mga pagsubok, mapapagtagumpayan mo sa susunod. Kasi kung lagi ka nagtatagumpay, tinawag tayo mga kapatid na tayo mga maging more than conquerors mga kapatid, pero hindi sa atin yun. Hindi dahil sa atin yun, hindi yun sa'yo. Kundi dahil po yun sa ating Panginoon, siya po yung nagdadala sa atin, hindi tayo ang nagdadala sa ating Panginoon. Kaya naman tayo natawag ng more than conquerors kasi kasama natin ang ating Panginoon. Pero kung ang Diyos ay wala po sa atin, hindi po natin masasabi na tayo more than conquerors. Wala nga tayong lakas eh. Wala nga tayong kakayanan eh. Amen. Kaya hindi po batayan yung pagiging ayos mo sa pananampalataya. Pero huwag kayo ma-discourage, baka ma-misunderstand nyo. Ay, di huwag na lang akong magtatapat. Yan naman ang maling pag-iisip. Pag hindi ka nagtapat, mas lalo na. Masira na yung pananampalataya. Yung mga tapat kayo, hirapan eh. Si Hub nga, hirapan eh. Hindi naman siya binigyan ng ganyan sakit tapos hinayaan lang. Hindi, meron pang mga taong pumunta sa kanya. Nag-aanap siya ng encouragement, discouragement na binibigay. Paano pa yung mga hindi tapat na naglilingkod sa ating Panginoon? Ano yung tatakbo sa isipan po noon? Ay, wala na talaga. Baka sabihin na, baka gawin na niya yung sinabi ng asawa niya. Itinakwil ang ating Panginoon, nagpakamatay pa, alam na natin kung saan mag-shoot yun. Buti kung sa banga, ang sabi nila, buti kung sa kangkungan. Hindi alam natin kung saan shoot yun, mga kapatid. Pero, isang notable, mga kapatid, si Job, na tao sa Biblia, na yung taong naging halimbawa na, ito ha, ito po si Job, siya po yung halimbawa ng taong nagtiwala sa ating Panginoon, at kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, walang mapapahiya. Amen? Walang taong mapapahiya kapag nagtiwala po sa ating Panginoon. Amen? Sino na yung napahiya po dito? Naranasan nyo na yung pakiramdam na napahiya kayo, mga kapatid? Yung pakaway-kaway kayo, hindi pala kayo yung kinakawayan. Yung pala may kakilala pala sa likod. Yung kakamay kayo, yung kakamayan pala ay sa likod. Hindi ka pala kilala. Eh. Yung gusto mong ano, lumubog na lang sa lupa, hindi pala ako yun. Taong naging halimbawa na walang napapahiya sa taong nagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. Yan po si Hub. Kaya sinabi ni Hub ito eh, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Amen? Sabihin niyo sa mga katabi niyo, pagpapala lang ba? Sige, sabihin niyo na sa inyong mga katabi, mga kapatid, pagpapala lang ba? Pagpapala lang ba? Hindi ba natin tatanggapin kung bibigyan niya tayo ng pagdurusa? Amen, di ba sabi ng kanta, bakit nga ba iniibig kita? Amen, kinakanta natin, bakit nga ba sinasamba kita? Hindi dahil sa mga nagigain natin sa ating Panginoon. Hindi yun yung ating paglilingkod, mga kapatid. Hindi yun yung ating main purpose kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Dahil meron tayong nagigain sa ating Panginoon. Meron tayong nahihita sa ating Panginoon. Ang paglilingkod na ginagawa po natin, mga kapatid, ay dahil dapat talagang tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. May nakukuha man tayong magandang bagay o wala, kailangan maglingkod tayo sa ating Panginoon. Dahil ginawa po tayo para dyan. Maglingkod sa ating Panginoon. Diyan naman tayo, yan naman talaga yung pinaka-purpose ng buhay natin, na paglingkuran po natin ng ating Panginoon. Yung mga blessing na nakukuha natin, blessing nga, kaya nga blessing eh. Blessing lang talaga yan. Bunga yan ng iyong pagtatapat at paglilingkod sa ating Panginoon. Blessing lang yan. Sa trabaho, bonus lang yan.
Amen. Kung tutuusin, mga kapatid, yung buhay, yung hininga na meron po tayo, kailangan kung sabihin natin sa ating Panginoon, pera-pera lang eh. Wala na tayo, mga kapatid. Ilan taon tayo nabuhay dito sa mundo na hindi tayo nagbabayad ng oxygen, ng kalakasan. Amen. Paano pag singilin tayo isang araw, singilin tayo ng ating Panginoon, ilan taon ka na? Kwentahin ko na kung ilang oxygen na yan, magkano'ng oxygen ngayon. Kaya din daw, meron po kayong ano, idea kung magkano'ng isang tangke ng oxygen ngayon? 1.5. Kaya mo, 1.5. Bilang 1.5 times ilang taong kang nabuhay dito sa mundo. 200,000 ngayon, nangangamuti na ako eh. Doon pa kaya sa buhay, mga kapatid, na ilang taon tayong nabuhay dito, mga kapatid. Amen. Pero mabuti pa rin ang ating Panginoon. Hindi naninigil. Ang sabi ng Biblia, hindi siya nanunumbat. Amen. Gumawa man tayo ng kamalian, gumawa man tayo ng kakulangan sa ating Panginoon, pag tayo'y lumapit sa ating Diyos, hindi tayo susumbatan ng ating Panginoon. Amen. Salamat dahil naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid, na ang habag, mga kapatid, ay sukdulan. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Makikita po natin sa karakter, mga kapatid, ni Job, na siya po ay taong malalim na yung pag-ibig sa ating Panginoon. Malalim at yung pangunawa niya ay grabe na. Kasi hindi niya alam kung anong, kung babasahin po natin yung istorya po ni Job, hindi naman niya alam kung bakit siya nagkaganon eh. Sabi sa labas, pinagpustahan pala siya. Pinagpustahan. Ano, pusta ko. Hindi yan, ano, hindi yan bibitin sa akin. Pusta, tama ba yung word na pusta? Pero isang makikita po natin dyan, mga kapatid, malaki ang tiwala ng ating Panginoon kay Job. Malaki ang tiwala ng ating Panginoon sa pananampalataya ni Job. Sarap magkaroon ng ganyang pananampalataya, mga kapatid, na pagkatiwalaan ka ng malaking tiwala ng ating Panginoon na sa ating Panginoon, kung naririnig pa natin ang ating Panginoon, itong anak kong ito, tiwala ako dyan. Kahit anong mangyari dyan, hindi yan bibitaw sa akin. Amen! Ang sarap kaya na magkaganong pananampalataya, mga kapatid, na ang Diyos ay proud na proud sa pananampalatayang meron po tayo. Si Hope, mga kapatid, hindi basta-basta yung hinamo ng, hindi basta-basta yung ka-deal ng katunggali ng ating Panginoon, mga kapatid. Si Satanas yan. Meron po talaga yung kapangyarihan, mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag mo lang kunin ang kanyang buhay. Kasi kung kakayanin, kung kukunin, pwedeng kunin eh. Kung ialaw ng ating Panginoon, sige, kahit kunin mong buhay nan. Pero hindi, mga kapatid. Makita po talaga natin yung pananampalataya, yung pag-ibig ni Job sa ating Panginoon, yung pangunawa po niya sa kalooban ng ating Diyos. Talagang makita po natin ibang tao po ito. Ibang mananampalataya ito. Bagamat hindi pa ganoon, mga kapatid, yung kanyang ano, wala pang Bible noon. Usap-usap lang sa ating Panginoon. Sa atin, laki ng advantage natin, may Bible na, iba't ibang salin, ano po, English, Tagalog, Bisaya, Cebuano, lahat nandiyan na, mga kapatid, Ilocano, kung Ilocano ka, Bicolano, meron din. Pero si Job, walang Bible nun. Walang mga ngaral dun kay Job, mga kapatid. Talagang pananampalatayang direkta lang ang nagkapit po sa kanya, mga kapatid. Amen. At nakita po natin, mga kapatid, amen, na nanatili pa rin po si Job. Praise the Lord. Kaya si Job, mga kapatid, sa akin, masasabi ko hindi siya normal na tao. Amen. Walang normal na tao, mga kapatid, natatagal sa ganyang dinaranas po niya. Kanina, sugat-sugat ka na, namatayan ka, mga kapatid, yung ari-arian mo, wala pang isang araw, wala pang isang oras, nawala lahat. Buti kong pera lang eh, pero mga anak, kasama rin, mga kapatid. Yung kanyang mga alagang hayop, mga kapatid, yung kanyang kapirahan, lahat po ay nawala. Zero. Hindi back to zero, talagang negative zero. Amen. Ang natira na lang sa kanya, yung asawa niya, negative pa.
Kaya negative zero. Talagang, ano eh. Wala talaga. Si Hope, hindi po siya normal na mananampalataya. Amen. Hallelujah. Magkaroon tayo ng ganyang pananampalataya. Hingin natin sa ating Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng isang pananampalatayang katulad ni Hope. Amen. Hallelujah. Ah, pero pag-pray mo rin, kailangan maging specific, Lord. Pero, huwag mo nang padanasin sa akin yung mga ano. Amen. Maka hindi ko kayanin, Lord. Pero kung dumanas ka man, ibig sabihin, tiwala sa iyo ang ating Panginoon, nakakayanin mo yan, mga kapatid. Yan lang yan, mga kapatid. Yan lang kuya dito. Yan lang ating isipin. Pag binigay sa iyo ng ating Panginoon, tiwala sa iyo ang ating Diyos na pagtatagumpayan mo yan hanggat tayo'y nananatili sa presensya at nakakapit po tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo matatalo, mga kapatid. Ang sabi ng Romans chapter 8, mga kapatid, kung tayo'y panig sa ating Panginoon, sino po ang laban po sa atin, mga kapatid? Ang Diyos, simula't simula pa, mga kapatid, hindi na po siya natalo. At ang lahat ng kumapit po sa Kanya ay wala pang natalo, mga kapatid. Amen. Libo ang kalaban ng mga Israelita, pero hindi sila natatalo. Ano ang gamit? Pagpupuri lang, Jericho, giniba nila. Sira ang Jericho. Sila Gideon, anong gamit? Trumpeta, mga kapatid, at yung mga banga. Hindi nila pag nababato ng banga yung ano. Binasag lang nila. Tapos lang para, yun lang, mga kapatid. Si David, kakampi niya ang ating Panginoon. Gulayat, kumuha ng bato, isa lang ang nagamit. Sambala ka lang. Sambala ka lang. At alam niyo, mga kapatid, yung nakita ng mga tao, ng mga sundalo, yung pananampalatay, yung pagbaka ni David. Alam niyo yung kwento, mga kapatid? Si David, wala na siyang pinatay na kasunod na mga higante. Ang pumatay na ng mga kasunod na higante ay yung kanyang mga tauhan. Kasi nakita yung pananampalataya po kay David. Amen. Minsan sa atin, mga kapatid, sa pananampalataya natin, minsan tayo ang kailangan una munang makitaan ng pananampalataya para sumunod yung marami. Sa pamilya po natin, mga kapatid, makakuha ka lang dyan ng isa. Mapatumba mo lang yung isa, mga kapatid. Hindi, mapatumban-tumba. Barilin nyo. Yung mapatumba nyo lang yung maling pananampalataya, mailapit nyo sa ating Panginoon, may susunod na dyan. Testingin nyo. Try nyo. Ha, kapatid? Hindi ako nagbibiro. Try nyo. Mo pa nagbibiro. Nakangiti lang ako, pero masaya ako, mga kapatid. Sige, try nyo. Testingin nyo ang ating Panginoon. Magdala lang kayo. Pag-pray nyo yung isang miyembro ng pamilya nyo na madala nyo at manatili po, mga kapatid, may susunod dyan. Take it as a challenge, mga kapatid. Amen. Take it as a challenge. Dali mo lang yung isa. May isa ka lang madala sa pamilya mo. At manatili yan sa church. Lumago yan, may susunod po dyan. Kasi nakita yung pananampalataya. Hallelujah! Amen! Sana'y naging challenge po yan, mga kapatid. Isa sa mga challenge ng buhay nyo. Dalhin nyo pa. Amen! At si Job, mga kapatid, hindi siya normal. Alam natin, hindi siya normal na mananampalataya. Hindi siya normal na tao, mga kapatid. Amen. Yung pagtitiwala niya sa ating Panginoon, hindi normal. Yung pananampalataya niya sa ating Panginoon, hindi normal. Amen. Hindi siya abnormal. Ito, mga kapatid, yung naging ano niya eh. Kung bakit hindi po si Job na wala niyang pananampalataya. Sabi po, mga kapatid, sa Job chapter 23. Ito naman ang sagot ni Job. Hanggang ngayon ay masama pa ang aking loob. Sino bang hindi sasama ang loob, ano? Bagamat ako'y nananangis, pinaparusahan pa rin ng Diyos. Hindi niya alam kasi nangyayari. Amen. Talagang parusa sa atin yan. Ako, pilay-pilay pang alam, parusa na eh. Ito talaga, buong katawan. Amen. Mentally, physically, talagang nandun, mga kapatid, yung torture po sa kanya. Kung alam ko lamang kung saan matatagpuan, pupuntahan ko siya at sa kanyang kinaroroonan. Lagang magsusumbong siya sa ating Panginoon. Lord, bakit? Why? Kasi kung alam ko lamang kung saan siya
siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinaroroonan. Iaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katwiran. Talagang mga katwiran siya, Lord, ginawa ko naman eh. Normal na isip ng mananampalataya, mga kapatid. Lord, bakit ko dinadanas to? Talaga nagsusumbong tayo sa ating Panginoon. Sino yung mahilig magsumbong kay Lord? Talagang, ano eh, sinasabi natin, Lord, bakit deserve ko ba yung mga ganitong bagay? Talagang siya, ganun din, katulad natin. Amen. Nagre-reason siya eh, kasi pag naunawaan naman niya, ah, kaya pala, sige Lord, mangyari mong kalooban mo sa akin. Pero wala, walang ganun. Hindi niya alam kung bakit. Kaya ito na lang yung mga sinasabi niya, mga kapatid. At sa 5, gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang kapangyarihan? Hindi. Sa halip, hinaing ko'y kanyang papakinggan. At sa 7, sapagkat ako'y taong matuwid na haharap sa kanya, kanyang ipapahayag na ako'y walang sala. Alam niya sarili niya. Alam niya yung pananampalataya niya yung matuwid eh. Alam niya yung pananampalataya, alam niya yung kanyang buhay ay talagang ibinigay na niya sa ating Panginoon. Alam niya wala siyang sala. At sabi niya, sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Hindi ko rin siya nakita sa dakong hilaga at sa bandang timog, ni bakas ay wala. Lord, nasaan ka? Sino yung nakaranas ng ganyan, mga kapatid? Na sa pananampalataya, sa paglilingkod natin, hinahanap natin ang ating Panginoon, pero parang walang, hindi natin siya makita. Amen? Sino nakaranas ng ganyan? Talagang lahat na nang iniyak mo, lahat na nang pwedeng tumulo sa'yo. Mula mata hanggang ilong. Talagang lahat, mga kapatid, itinulo, pero wala. Hindi mo pa rin matagpuan. Parang, Lord, nasaan ka ba? Parang ang layo-layo natin sa ating Panginoon. Oh, nakakabaliw. Tunay po yun, nakakabaliw na sitwasyon. Hindi natin maintindihan, hindi natin alam kung nasaan ang ating Panginoon. Nahanap natin ang ating Diyos. Pero sabi niya, kahit bakas ay wala, wala siyang matagpuan. Ang sabi ng 10, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. May pananampalataya pa rin siya. Hindi niya matagpuan ang ating Panginoon. Pero naniniwala si Hope, mga kapatid, na ang Diyos ay nandyan pa rin. Hindi lang niya makita, pero nandyan pa rin ang ating Panginoon. Sa mga buhay natin, sa pananampalataya natin, sa paglilingkod natin, may ganyang sitwasyon ang buhay natin minsan, mga kapatid, na hinahagilap natin ang ating Panginoon, pero hindi natin makita. Pero sigurado tayo, nandyan ang ating Panginoon, mga kapatid, na nakaalalay sa bawat isa po sa atin. Huwag tayong mawawalan, mga kapatid, ng ano, pananampalataya. Nasa isip lang yan. Amen. Minsan kasi ang kaaway, magaling yung magmanipula ng isipan. Ay, wala na, iniwan ka na ng Diyos. Sa iba ka na maglingkod. Dalawa lang naman ang pwedeng paglingkuran sa buhay na ito. Ang ating Panginoon, eh, si Paring Taning. Amen. Pero sabi nito, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat takbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadalisayan. Yan pala mga kapatid, ang mga pagsubok ay nagre-resulta ng kadalisayan ng pananampalataya. Mas lalo pala tayong tumatatag. Mas lalo pala nagiging puro ang ating pananampalataya kapag tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok. Galing yan sa taong grabe yung pinagdaraanan. Pero iba pa rin yung isipan, mga kapatid ni Hope. Kahit mahirap yung sitwasyon niya, kahit grabe na, sabi niya, mga kapatid, talagang binagsakan ng langit at lupa. Pero iba pa rin ang nasa isip, mga kapatid ni Hope. Hindi niya makita ang ating Panginoon. Walang rescue, mga kapatid. Pero ano, in-encourage pa rin niya yung kanyang sarili. Sabi niya, yung pagsubok na ito, lalabas ay kadalisayan ng pananampalataya. Wala siyang kausap na ano diyan, matino, yung tatlong kaibigan niya, wala rin. Yung asawa, wala rin, mga kapatid. In-encourage niya yung sarili niya. Pinalakas niya yung kanyang sarili, mga kapatid. Sapagkat landas niya yung aking nilakaran. Yan yung sikreto, mga kapatid ni Hope. Hindi pa rin siya umalis sa kalooban po ng ating Panginoon. Sapagkat landas niya yung aking nilakaran, hindi ako lumihis sa ibang daan.
doon pa rin siya sa pananampalatayang alam niya na kinasasaya po ng ating Panginoon sa gitna ng pagsubok, wag na wag po tayong aalis sa pananampalataya. Mas kailangan po nating manatili pag merong pagsubok. Kasi natin tayo sa safe place, natin po tayo sa kamay ng ating Panginoon na umaagapay po sa atin. Kung tayo didiskarte ng atin, wala na nga tayong maisip na diskarte, didiskarte pa tayo. Hindi mas lalo nang nawala yung diskarte, mga kapatid. Ang kailangan po natin sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna, mga kapatid, ng mga test ng ating Panginoon, manatili po tayo sa kamay ng ating Diyos. Katulad po ni Job, mga kapatid, hindi po siya umalis sa landas, hindi siya lumihis, mga kapatid. Ako hindi lumabag sa kanyang kautusan at ang kanyang mga salita ay aking iningatan. Tandaan natin, walang nag-encourage sa kanya. Mga nasa paligid niya, discouragement. Ang naging kalakasan niya ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya pag dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok, mga kapatid, kaya mahalaga yung memory verse eh. Mahalaga yung memory verse. Kahit isang memory verse lang, may isa kang memory verse na siyang sasagip sa'yo. Ano yung memory verse natin? Genesis 1:1. Lord, sa problema ka, Genesis 1:1, in the beginning, God created. Parang hindi masyado ramdam yun ah. Pero hindi, pwede rin. Pwede, kahit, wala, pwede, kahit maraming pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Kahit yung simpleng verse na yun, mga kapatid, pwedeng magpalakas yun sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoon. Salita pa rin yun ng ating Diyos. Pero mas maganda yun, maraming pa rin, mga kapatid, na memory verse. Damang-dama natin talagang, Lord, ako ito. Kahit hindi ikaw yung sumulat to, Lord, ako ito. Iyon yung masarap, mga kapatid. Si Hope, ganyan po yung kanyang ano eh. Ganyan yung kanyang ginawa. Kaya siya po, mga kapatid, ay hindi lumayo sa kagustuhan, sa kalooban po ng ating Panginoon. Kasi yung salita ng ating Diyos, mga kapatid, ay patuloy niyang iningatan. Yung pangako ng ating Panginoon ay lagi po niyang iniingatan, mga kapatid. Wala mang nagsasabi sa kanya ng magandang bagay sa mga paligid niya, mga kapatid, pero siya sa sarili niya, ini-encourage niya po ang sarili niya, pinapalakas niya ang sarili niya, mga kapatid. Bakit? Dahil iniingatan niya po ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon ay sapat na para palakasin ang bawat isa sa atin. Amen. Kaya mas maig talaga si Joshua, diba? Sabi niya, kailangan pagbulay-bulayan natin. Si Hug, mga kapatid, ingatan po natin. Yan po yung magbibigay ng lakas sa atin, mga kapatid. Kaya huwag niyong babaliwalain ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, hindi siya nagbabago at di kayang salungatin. Walang makakapigil sa nais niyang gawin. Isa sa katuparan niya, ang planyo sa akin, ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Nandiyan pa rin yung pananampalataya niya, mga kapatid. God's way can be painful at times. Minsan may mga ginagamit ng ating Panginoon, masakit na pamamaraan. Amen? Sino nakaranas ng ganyan? Hindi laging magandang bagay ang gagamitin sa iyo ng ating Panginoon. Saan, pagpasaway ka? Sa mga pasaway dito. Mag-inig kayo, mga mama. Salo kayo mapalo ni Lord. Hindi ka pasaway, ha? Katatapos mo lang, eh. Magpasaway siya. Mga magulang, sunog niya ata. Ngayon, mga magulang, mga kapatid. Amen? Mga magulang, pagdidisiplinahin po tayo, talagang pinapalo, eh. Sentron, pamatpa, hanger, buti yung hindi pa na hang... Pero may hanger na bakal na noon eh. Yung bakal na nalapdik talaga yun. Talagang kitang kita. Mayroong may mark talaga eh. May permanent na sa puwit. Namumula-mula. Kawayan. Ha? Tambo. Sando. Ala. Lahat ng mga kuha. Natamahawakan. Yan. Para madisiplina. Amen. May mga bagay kasi minsan, mga kapatid, na kailangan muna
tayong basagi ng Panginoon upang mabuo tayo sa kanyang plano. Sometimes God need to break us, mga kapatid, para may panibago muling gawin ng ating Panginoon. Kasi baka minsan, yung mga ginagawa mo sa buhay mo, disenyo mo yan, hindi disenyo ng ating Panginoon. Ang gagawin ng ating Diyos, babasagin yan, ang pangit. Yan na yun, dabis mo na yan sa buhay mo, sabi ng ating Panginoon, dabis mo na yan, discarding mo na yan, ang pangit. Basagin niya ng ating Panginoon, ito, anak, may mas maganda akong bagay. May mas maganda akong gagawin. Hindi mo pa naiisip, pero ito ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa buhay mo. Kaya minsan, mga kapatid, masakit talaga ang kapamaraanan ng ating Panginoon. Babasagin tayo ng ating Diyos. Sisirain niya yung akala nating magandang bagay sa buhay natin. Amen. Kapag ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, hayaan mo ang ating Panginoon. Kasi alam niya po yung kanyang ginagawa. Tayo minsan, hindi natin alam ang ating ginagawa. Sige lang tayo ng sige. Pero pag ang ating Panginoon ang siyang kumilos, sige Lord, basagin mo lahat ng pwede mong basagin. Masaktan ako kung masaktan, pero kung ito naman ay para sa akin, sa hinaharap ko'y maging maganda ang pananampalataya ko at makapiling kita, sige Lord, gawin mo. Minsan kasi may mga bagay tayong ayaw nating ipabasag na yun ang nagiging hindrance, mga kapatid, kung bakit hindi makagawa ng magandang bagay ang ating Panginoon sa ating buhay. Masyado kong magaling eh. Masyado tayong nagmamagaling sa buhay natin ito na hindi naman natin nakikita yung ating hinaharap. Saka na tayo magmagaling kung Diyos na tayo at kung magiging Diyos ka. Kailangan muna tayong masaktan upang maramdaman natin ang kanyang nararamdaman. Alam niyo ba na lagi natin nasasaktan ng ating Panginoon? So, gumaganti rin si Lord eh. Gusto mo ha. Saktan din kita, maramdaman mo kung sa akin, sa aming mga pastor, kalimitan, ganyan yan eh. Kaya kami, iba yung sakit na nararamdaman po namin pag may mga aalis naman na sila ate, ano, talagang sila ate Megs, kahit masayang ano, pero masakit din eh. Yung nakasama mo naglilingkod eh, yung ibang mga mana, yung iba, kagabi, talagang naramdaman ko mga kapatid, biglang may pinaramdam sa akin ng ating Panginoon. Kasi nag-report ako, 48 na lang tayong average po natin. Ang average natin ay ang baba na. Kasi Lord, sakit na. Yung may mga kapatiran na hindi na naadalo, hindi na ganun yung kanilang pananampalataya. Pangiting-ngiti lang ako, pero nasasaktan ako. Saan talagang iniiyak ko na lang mga kapatid? Kasi hindi talaga kaya eh. Pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon, kaya minsan iba talaga yung nararamdaman namin. O yung ibang mga elders, nararamdaman din po nila yan. Amen? Pag may mga aalis na mananampalataya, kasi naano eh sila eh, tag dito na kasama nyo, may magkakasama kayong napupuspos, nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Sila Ate Meg, tapos yung kay Kuya John, bigay pa ako ng Bible. Sana magpastor talaga yun. Amen. So, pinapananas minsan mga kapatid ng ating Panginoon na masaktan po tayo para maramdaman din natin yung nararamdaman ng ating Panginoon. Amen. Hindi na pala ako magpapasaway. Ito pala yung nararamdaman ni Lord. Minsan, kailangan po na tayong mawalan upang maramdaman natin yung kakulangan. Amen. Mas maging mahalaga po sa atin ang bawat bagay kasi yung kakulangan yan po yung talagang magbibigay po sa atin yung pakiramdam na kailangan talaga na pag-ingatan yung mga bagay, mga kapatid. Minsan, kailangan muna nating maramdaman. Kailangan natin na maramdaman upang makita natin yung kanyang kaparaanan. Yung mga kawalan, sakitan, mga kapatid. Kailangan pinaparamdam yan sa atin ng ating Panginoon minsan, mga kapatid, para makita ni Lord yung gagawin niya, mga kapatid, sa ating buhay. Hindi mo masasabing ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka magkakaroon ng sakit. Napakasimpleng logic lang po nun. Ganyan ang ating Panginoon. Hindi mo makikita yung pagpapala ng ating Panginoon kung hindi ka nawawalan. Amen. Amen. Hindi mo makikita na nagbibigay ng Diyos ng kalakasan kung hindi ka nanghihina. Amen. Hindi mo makikita, mga kapatid, hallelujah, ang kagalakan kung hindi ka nalulungkot.
Kayang lahat ibigay sa iyo yan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kaya yung kaparaanan ng ating Panginoon, minsan masakit. Minsan katabi niyo, masakit. Hindi ako pumiyok. Masakit, mga kapatid. Kasi ito yung popular, mga kapatid, na verses, ano, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip. Sabi ng Panginoon, ng inyong pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat, nasabi na 9, kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay hindi mataas kaysa inyong mga pamamaraan. At ang aking mga pag-iisip ay kaysa sa inyong mga pag-iisip. So, yung ways ng ating Panginoon, hindi po natin yan kapamaraanan. Kaya wag natin questionin ang ating Panginoon pag may mga ginagawa siyang kakaiba sa buhay natin. Kapamaraanan po yan ang ating Panginoon. Amen. Ngayon, alam na natin, mga kapatid, na mga bagay na ito ay sinasadya minsan ng ating Panginoon yung mga kapamaraanan niyan para maintindihan po natin, ay, oo nga pala. Oo nga pala. Iba nga pala ang kapamaraanan ng ating Panginoon. Sa lahat ng pagdadaanan po natin, sa bawat sitwasyon na ating kahirapan, mas piliin pa rin po nating magpatuloy na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Yun ang pinakamagandang panahon para magpuri sa ating Panginoon pag meron tayong mga pinagdaraanan. Mas lalong nagiging malalim yung pagsamba natin. Mas nagiging malalim yung pagpupuri natin. Mas lalong nagiging mabigat ang pagbigkas natin, ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Kasi nararamdaman po talaga natin. Amen. Yung mga karelig dyan, mga kapatid. Hallelujah sa mga gitna ng sitwasyon, mga kapatid. Hindi mo kailangan magmukmok. Mas masarap magpuri, mga kapatid, kapag nasasaktan ka. Mas masarap magpuri, mga kapatid, kapag nawawalan ka. Mas masarap magpuri, mga kapatid, kapag meron kang nararamdaman, mga kapatid. Mas masarap magpuri, mga kapatid, kapag nakikita at nararamdaman mo, nakapiling mo ang ating Panginoon. Sa gitna, mga kapatid, ng kaguluhan, nandyan ang Diyos, kasama mo. Hindi mo kasi maramdaman minsan yan pag masaya ka. Masaya ka eh. Yan sa dito, hallelujah anyhow. Kahit anong mangyari, hallelujah. Kahit anong mangyari, mga kapatid, pupurihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pagsamba sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari, mga kapatid, sa ating buhay. Sabi, mga kapatid, ni Sister Vicky, mga kapatid, in good times, in bad times, mga kapatid, hallelujah, magpuri tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Dumaan man tayo sa sitwasyon na hirap na tayo. Yung mga nabanggit kanina. Hirap na tayo sa ating kalagayan. Hindi natin alam kung paano tayo o ano yung dapat nating gawin. Still, we will shout our hallelujah. Woo! Hallelujah! Yung mga nabanggit kanina, pakiramdam natin na tayo ubos na. Amen. We will shout our hallelujah. Pakiramdam na hallelujah. Pakiramdam po natin na isang pagsubok na lang bibigay na tayo. Woo. Hallelujah. Still we will shout our hallelujah. Pakiramdam na naghahanap tayo ng kalakasan ngunit hindi tayo makatagpo, makahanap. Still we will shout our hallelujah. Hallelujah, pakiramdam na lahat ay hindi umaayon sa ating kalagayan. Still, we will shout our hallelujah. Yung pakiramdam na walang nangyayaring maganda sa buong maghapon natin sinakaranas nan. And then that the day, still, we will shout our hallelujah, mga kapatid. Pakiramdam natin, imbis na encouragement, discouragement, still, hallelujah, we will shout our hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Iisa lang yan. Magpuri, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Magpuri tayo dahil yung pagpupuri natin ang siyang sasagip sa atin sa lahat ng sitwasyon, mga kapatid. Ang taong marunong magtaas ng, sa ating Panginoon sa bawat sitwasyon ng kanyang buhay, ang siyang hihilahin ng ating Panginoon. Ang siyang hahawakan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng awit, mga kapatid, siyang naghahangad ng
pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi sa Panginoon, mugkot kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagkakatiwalaan. Yung pagtitiwala natin, mga kapatid, dapat yan ay unshakable. Hindi yan naliliglig. Ang pananampalatayang hindi naliliglig ay mananampalatayang hindi bumabagsak. Hallelujah! Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Pero alam na natin, mga kapatid, kahit anumang pagdurusa yan, magpupuri pa rin ako sa ating Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit hindi ko maintindihan ang mga nasa sitwasyon ng aking buhay, magpupuri pa rin ako sa ating Panginoon. Fight like Job. Sige, may pagbaka ka, katulad ng kay pakikipagbaka ni Job. Masakit, lahat ng nararamdaman, lahat ng mali, lahat ng hindi maganda sa pakiramdam, nakipagbaka siya para sa pananampalataya. At kung gawin po natin yan, magkaroon tayo ng pananampalataya katulad ni Hope, mga kapatid. The Lord is more than enough. Hallelujah. Meron akong nabasa kanina, mga kapatid. Amen. Ang kaaway kay Hope at sa ating Panginoon, akala ng kaaway, kapag kinuha ng kaaway lahat ng ari-arian po ni Job, tatalikod na siya sa pananampalataya. Akala ng kaaway, kapag kinuha na ng kaaway kay Job ang lahat-lahat, tatalikod na siya sa pananampalataya. Ang hindi alam ng kaaway, ang Diyos lang ang lahat-lahat ng ang Diyos lang ang lahat-lahat ni Hug, mga kapatid. Kaya maging ganyan din po tayo, mga kapatid. Kunin man ng kaaway ang lahat ng meron po tayo. Nagkamali ang kaaway kasi ang lahat ng meron tayo ay nasa ating Panginoon. Siya lang po ang kailangan po natin, ang ating Panginoon. Hallelujah. He is enough, mga kapatid. Kahit mawalan ang ating Diyos lang. Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, itinanggi niya lahat ng bagay. Makamtan lang niya ang ating Panginoon, mga kapatid. Lahat ng bagay na tinatangkilik niya, ginawa niyang basura. Makamtan niya lang ang ating Panginoon, mga kapatid. Sana'y maging ganito ang pananampalataya po natin, mga kapatid. Amen. Mawala na ang lahat sa atin, wag lang ang ating Panginoon. May isang kantanan, ano yung kantanan, mga kapatid? Ano yung kunin, sa English yun eh. Take my whole word but not my Jesus. Sige, kunin mo na lahat. Huwag lang ang aking Panginoon. Huwag lang si Jesus, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Anyhow, ano man ang mangyari sa atin, mga kapatid, still, maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Pupurihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Papakita natin ang pagtatapat natin sa ating Panginoon. Wala namang mawawala, mga kapatid, kung tayo ay maglilingkod ng tapat sa ating Panginoon. Kasi siya lang naman talaga ang kailangan po natin. Amen. The Lord is more than enough. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat po, Panginoong Jesus, sa mensaheng ito, God. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, hallelujah, na natataon ang mensaheng ito. Ito yung pangangailangan ng bawat isa sa amin. Lord, patuloy, God, hallelujah, ng iyong mga salita, Panginoong Jesus, ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Hallelujah, na ang mga salitang ito, Panginoon, God, hallelujah, ay maging magsilbing kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung kami daraan man sa iba't ibang klase ng pagsubok. Hallelujah, sa iba't ibang klase mga bagay, hallelujah, na ginagawa ng kaaway sa amin, Panginoon. Lord Jesus, hallelujah.
Ang aming pagpupuri ay hindi matinag, Panginoon, pagkos ito'y mas lalo pang mag-apoy, Panginoon. Hallelujah, at ang aming pananampalataya ay mas lalo pang lumago. Sa gitna ng mga pagsubok, Panginoong Hesus, ay makita mo ang aming dalisay na pananampalataya. Kaya salamat God sa mga mensaheng ito na magbibigay, Panginoon God, hallelujah, ng kalakasan sa aming pananampalataya. At wag na wag mo, Lord, hallelujah, kaming iiwan, Panginoon. Wag na wag mo kaming tatanggalin, God, hallelujah, sa iyong protection, God, hallelujah. Pagkos balutin mo kami araw-araw, oras-oras, Panginoong Hesus, ng iyong presensya at ng iyong banal na dugo upang ang aming pananampalataya, God, hallelujah, ay hindi mawala at hindi magbago, hallelujah, ang kalakasan po nito. Kaya God, sa bawat isa sa aking mga kapatid ngayon, Lord, hallelujah, na nakasama at sa nakikinig, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami ng katulad na pananampalataya ni Job, na kahit anuman, God, hallelujah, ang pagdaanan namin, ay hindi kami matitinag, bagkus mas lalo pa kaming lalalim ang pagmamahal po namin sa inyo. Salamat God sa mga mensaheng ito at patuloy ka naming pinapapurihan at patuloy na maitaas ka po sa aming buhay. Salamat po Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ito mayo mga kapatid.